So naglagay ako ng DIY tapalodo, isang rubber matting, tapos zinip tie ko siya sa tapalodo ng electric scooter ko. Tapos mayroon na din siyang kapotex sa deck para hindi pumasok yung mga talsik-talsik doon sa mga singit-singit ng stem at saka doon sa ibaba ng tapalodo doon sa likod ng scooter. Alright, so nagbabalik ulit ako. Kamusta kayo? Salamat sa panonood. Ito ulit ang Raw POV EKS Ride. Ako nga ulit si Calves. Nandito ako ngayon sa Bautista Street, Makati City. Pauwi na ako. Kakatapos ko lang magtrabaho. Ang oras ko ngayon ay alas 5. So yun yung laging out ko dahil magjujuty ako ng alas 9 ng gabi tapos lalabas ng alas 5 ng umaga. So sa kabilang banda, sa may bandang kanan ko, o kaliwa, sorry, is Salcedo Park. Alright. So palabas na ako ng Makati ngayon, papunta akong Pasay, pauwi ng bahay. Babagtasin ko lang to. Takbon chibi lang ako, no? Kung makikita nyo, nasa throttle yung speed ko is nasa 26 to 30 kilometers per hour. Medyo inaantok na. At kailangan ispatal lahat ng mga lubak at potholes, uneven pavements sa mga dinadaanan ko. So ito, Mayapis, palabas ng The Columns o Makati Post Office. Sa kabumiyahe pagka ganitong oras dahil napakalaya ng daan, wala ka masyadong kasabay. Pinaka-challenging lang pag papasok ako eh. Ang daming kong mga commuters na kasabay. Well, nung una kong gamit to at nung una akong bumabiyahe, minado ako na nahihirapan akong mag-adjust dahil yung pasensya ko umiiksi dahil yung mga kasabayan ko napakabarubal, lalo na yung mga naka-single na motor. Tapos pagtagal natutunan ko mag-adjust, wala namang mawawala. Tapos ayun, nagagalit pa din. ganun talaga eh, nasa Pinas tayo. Nga pala, wala akong ibang sasakyan kundi ito at yung folding bike ko. Pinili kong bumili ng electric scooter dahil wala akong lisensya. Pangalawa, iwas hassle. Okay? Hassle na kung saan hindi na ako magko-commute, hindi na ako pipila sa bus stop, hindi na ako maglalakad papasok papunta sa sasakyan ko. At malaya ako makakarating sa kailangan kong puntahan. Yun nga lang, limitado dahil hindi naman kalakasan yung baterya ng scooter ko. Battery capacity ko nga pala is 19 Ah. Sa papel, nakasulat doon is 50 to 60 kilometers. Sa bigat ko, nakaka 56 kilometers ako. Kasi per trip, papasok at pauwi, nakaka 14 kilometers ako. 14 to 15. Depende na lang sa mga, alam mo yun, dadaanan ko. Yun. Tapos, after 4 days, doon ako magcha-charge. So, for example, Monday, full charge ako. Then, pagdating ng Thursday, pag-uwi ko, lobat na ako nun. So, susumayin natin 56 kilometers. Yun. Tama ba?
pagdating ko ng bahay, gagawin ko, pagpapahingay, pahinga muna, 30 minutes. Tapos, yun, i-charge ko na siya, tapos matutulog na ako. Depende din sa weight. Naniniwala ako isang factor din yung bigat ng rider at yung mga daladala niya sa capacity ng baterya na kailangan na kayang ibigay ng scooter mo pagka ginagamit mo siya. And ngayon nasa 200 pounds ako eh. 210, sorry. So ngayon nagtatry ako mag-lose ng weight. So probably by the end of before end of 2022 makapag-lose ako ng 40 pounds. At sana malaki yung magiging factors para gumanda yung performance ng scooter ko pagka ginagamit ko sa daan. So paiba-iba ako ng daan. So minsan sa BGC ako nadaan, tapos minsan dito naman sa may Mayapis, tapos minsan dun sa may Makati Square. Okay. So ngayon nandito ako ngayon sa may bandang Fillmore. Kanan ko Cash and Carry. Kung nagbubuhat kayo o mahilig kayong bumili ng mga imported na merch, chocolates, pabango, yun, dun yun. Saya lang na walang tao. Okay. Konting ingat. Tingin kaliwat kanan. Okay. Clear. Diretso. Palabas nito Bandia Pasay, tapos oops, okay, so kung tatanungin nyo kung bakit ako may blinker, pampukaw attention yan, since na walang ingay itong electric scooter ko, kailangan ko ng ibang gamit para pagka nasa biyahe ako, malalaman ng mga kasabay ko sa daan na yung presensya ko, di ba? I hope na reasonable yung ginagawa ko at minsan nahihiya din ako dahil napakalakas itong ilaw na to eh. Itong ilaw na to meron siyang 1,200 lumens. So katumbas na siya ng isang stack na ilaw ng isang kotse. O malapit na doon. Okay. So gilid muna ako dito sa kaliwa dahil pagka sa kanan papunta yon dun sa Maynila. So dahil mag-u-turn ako dito papuntang Pasay Palengke. Okay. All right. And dito papuntang Cartimar. Yan. May ilaw. Ano yun? Reflector. Uy! Ay, naku, ang tulis. Tulis ng hams dito. Grabe.
medyo busy na yung mga tao dito, may palengke kasi doon sa may bandang paglagpas ko niyan, complex na yan. Kasi dito sa kaliwa ko, Kaktibad na. Yan. Yan yung bike center. Tapos, dito, ito yung merch center. Yung mga bilihan ng mga sapatos at damit. Yan. So, ito yung palengke. Oops! Yan, ang iingatan nyo. So, kaya importante kapag bibili kayo ng electric scooter ay meron kayong mga gamit, pampukaw, atensyon sa mga kasabay natin sa kalye. At lalo-lalo na yung mga bumibiyahe dyan na e-trike at tricycle. Nako. Pasensya, pasintabi na lang ho, pero tumingin naman kayo bago kayo bumuelta o pipihit sa ano nyo, sa motor nyo. So kaya ako bumili ng ano, ng car horn. Yan, medyo pricey siya, nasa 3,000. May kasama na din siyang ilaw, malakas. Kung nanonood kayo ng vlog ko, tap makikita nyo pagkagabi yun. So, labas na ako dito, papunta sa May Park Avenue. Yan. Yan, Casa ng Rosie. Yan, sikat sila dun sa motor nilang RFI. Saka yung isa yung old school type. Oo, yun. Nakalimutan ko na, hinaantok na ako. Yan, nandito ako sa Park Avenue. So, ang gear ko ngayon ay gear 1, tapos naka-dual hub ako. Kung beginner kayo, at bago pa lang sa inyo yung scooter nyo, I suggest na mag-practice muna kayo sa balancing. Balancing, tapos yung foot placement kung saan komportable kayo, at from there i-adjust nyo na ng pakunti-kunti yung gear nyo at yung check nyo kung kaya nyo na mag dual hub go. So make sure na meron kayong pads saka full face helmet. Hindi ko rin recommend na gumamit kayo ng nutshell o kaya MTB helmet. Negative dahil pag ito nabigla ka sa pagkalabit ng throttle, aarangkada siya. Nako, para siyang kabayo. Biglang wing gagan, grabe. Unang gamit ko to, talagang nabigla ako. Alright, so palabas na ako. Salamat sa panonood. Dito na lang muna. Kikita-kits tayo sa susunod na raw POV vlog. Okay, busina. Nice. Alright, so sige. Salamat sa panonood. Bye.